Give us back our passports. We'll just go back to Manila. You're not leaving until you work all the sale tickets that we have made and paid for you. Otherwise, then you can leave or go to hell. You go to hell. Por favor, habla con ellos. Son idiotas. Estúpidos. Espérame, espérame. Un momento. Hoy, huwag nga kayong bastos, ha? Masawan niyo bastos. Ito yung taong ni estúpido si Leo. Para yun lang. Masyado ko naman balat si Buyas. Tapawin niyo na lang kami sa Pilipinas. Ayaw naman ang asawa niyo sa amin eh. Ano naman ang gagawin mo doon? Aber, magtatanim? Dito na lang kayo. Mas may pakinabang sa inyo. Matuto lang kayo makisama. Yung asawa niyo, turun niyo makisama. Hoy, huwag mo akong bibigyan ng kahihiyang kikirin, ha? Tayo, pag wala kayo, kung ano-anong masasakit na salita yung naabot namin dyan. Para salita lang? Eh, pinalalamon naman kayo, ah! Pinalalamon? Eh, halos hindi niyo kami pakainin sa oras eh, tapos hinidipit pa kami. Halata na pipilitan lang. Masyado kong marami reklamo. Parang hindi ko alam, gutom din na inaabot niyo sa probinsya. Ba't ba kami nagutom? Sino nagpabaya sa amin? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Wala! Alis na nga lang kami, amin ang passport namin. Hindi mo pa ako isama. Ayaw. Hindi ko maalala kung mangyayari sa akin eh. Basta, pag nakuha ang tiyempo, kunin mo passport natin, tatakas kita. Nakatakot ako sa tatay. Bumalik ka agad, ha? Pangako. Ano? Balak mo maglayas? Bumalik ka doon. May pagagawa sa'yo si Karen. Bumalik ka rito! Miguel! Dear Chara, kapapanganak pa lang noon ni Nanay kay Leo nang iwan kami ng tatay. Ang sabi ay magtatrabaho sa Amerika, pagkatapos ay ipepetisyon kami. Ilang taong wala kaming balita tungkol sa kanya. Nalaman na lang namin na nag-asawa na pala siya ng US citizen at kinalimutan na ang kanyang iniwang pamilya sa Pilipinas. Nakita ko ang paghihirap ng kalooban ni Nanay. Hanggang sa namatay siya, alam kong dala niya ang sama ng loob kay Tatay. Nang kinuha kami ni Tatay, akala ko ay upang makabawi sa pagkulang niya sa amin. Pero hindi pala. Here. Have a nice day. Thank you very much. Filipino ka, no? Excuse me? Thank you. Akala ko kasi Pilipino ka eh. I'm sorry. Don't worry about it. Wait. Hang on, okay? I just need a job. Even if you don't pay me. I don't have no food to eat. I don't have place to stay. Please. Look, I'm gonna get in trouble. You don't have an SS card. And you can't get a job without that. And it's against the law. Hello? Yeah, don't worry about it. Please help me. Yeah, it's coming. Can't you just leave me alone? I'm on the phone. Can't you see? Hello? Yeah. Thank you. Sabi ko na nga ba, pinaike eh. Salamat ha. Ano pangalan mo? Ba't ganun? Yung hotdog mo, hindi mo pinagdadamot. Pero pangalan mo, ayaw mo ibigay. Busy ako. Busy? Eh, wala namang bumibili. Masusuma mo bang usapin ang mga tinapay kaysa sa tao? Arlene. Ayun naman pala eh. Ibibigay mo pa eh. Pinapatagal mo pa. Oh. Ano yan? Pambuwan naman ah. Naku naman. Salamat, Arlene. Oh. Teka, baka isipin mo ha. Ito lang habol ko sa'yo ha. Pero hindi, salamat talaga ha.
thank you. It would be much better if you would just leave. But I don't want to leave. You don't understand. I told my friends I'd get your number today. Excuse me, is there any problem here? Who are you, man? What's up? I'm her husband. Why? Oh, I thought she was somebody else. You know, I'm sorry, man. My bad. Sorry. Ay ba? Salamat, ha. Ano salamat? Wala nang libre ngayon, ha? May bayad yun. Ayaw ko ng hotdog lang, ha? Pero naman. Gusto ko, hamburger naman. Siguro naman, pwede ko na matikman yun, ano? Niligtas kita, ha? Hamburger? Sige na, tumaw. Are you okay? I'm struggling, but I'm fine. You worry too much. You know what? Maybe I should leave you during the daytime. I can manage. No. I think I should hire somebody to take care of you. But we can't afford to hire someone. No, I'll find a way. I'm enough of a burden to you already. No. James, that's not true. You still have to work because of me. Oh, I hate this. I should be the one taking care of you. No. I'll take care of you. Okay. Halos araw-araw kaming nagkikita ni Arlene sa Pier 39. Binibigyan niya ako ng pagkain. Tinutulungan ko naman siya sa pagtinda. Naging malapit na kami ni Arlene kahit nararamdaman ko na parang pinipigilan niyang mahulog ang loob sa akin. Siguro ay alam niyang wala naman akong maio-offer na magandang buhay sa kanya. Dahil nang iniisip yung kapatid ko yan, ang namahal ko yun. Kamangan nila. Tutulungan kita makahanap ng trabaho. Sana ay. Nasib ng dobo? Kain na tayo. Bihira ka naman eh. Nag-emote na nga ako, bigla mo sasabihan ng adobo. Kapahon ako dun ah. Halika na, kumain na tayo. Mainit pa yan. Mm-hmm. Halika, pasok ka. Salamat ah. Wow. Ganda pala ng bahay niyo eh. Hindi ka pala talaga strip dancer sa bar. Strip dancer? Maupo ka muna. Sige, maupo ka muna, ha? Sandali lang. Salamat. James, this is Miguel. Miguel, this is James. How are you, Miguel? Husband ko. Paralisado siya mula bewang pababa. Ngayon, kailangan niya ng may mag-aalaga sa kanya tuwing umaga kasi nagkatrabaho ko eh. Okay ba sa'yo yan? Tulog na si James. Napagod ata. Pag kagising niya, uwi na tayo. Mukha nga nag-enjoy eh. Sabihin mo lang, kuha na ako ng taxi. Okay. Arlene? Alam mo ba si James? Tawag ka na ng taxi. Baka kasi lamigin na rin si James eh. Uwi na tayo. Nakakuha na akong trabaho. May nagalok sa akin. Talaga? Saan? Doon sa St. Vincent Clinic. Si Robert, yung Pilipinong therapist ni James, tutulungan daw niya ako. Okay yan.
Okay yan, kasi mas malaki ang kikitain mo dyan at saka mas madali mo makukuha yung kapatid mo. Oo nga eh. Kaso, may maiiwan naman kita. May pananagutan ako ka, James. Pero hanggang ngayon, hindi mo masabi mahal mo siya. Dati naniniwala ako dyan sa love, sa romance. Naniniwala din ako dati na para lang yung fairy tale na darating sa buhay ko. Meron akong kapen pa noon. Na-inlove ako sa kanya sa pakikipagsulatan. Hanggang sa itinakwil ako ng pamilya ko kasi napunta ako dito para makita ko siya. Pero walang nangyari, niloko lang niya ako. Pagdating ko dito, wala akong matirahan, wala akong trabaho, walang pupuntahan, wala akong pera. At yung gutom na inabot ko, mas matindi pa kasi sa inabot mo. At si James ang tumulong sa akin. Arlene, ang utang ng loob, hindi pagmamahal. Basta nga alam ko na panahon nangangailangan ako, si James ang nandiyan para tulungan ako. At ngayon, ako naman ang kailangan niya. Gabi ay ginawa kong araw at ang araw ay ginawa kong gabi. Hanggang sa ma-promote ako at handa nang kunin si Lee. Pinukuha ko lang kapatid ko kaya palabasin niya siya para makaalis na kami. Hindi mo makukuha si Leo. Bakit? Hindi pa kayo bayad sa pinuhunan ko sa inyo. Pinuhunan? Ang kapatalaga ng mukha niyo, no? Wala na ba natitira ni Conte hiya sa inyo? Anong pinuhunan? Alam niyo ba't sinasabi niyo? Inabandonan niyo kami, naloka si inay, nagkasakit habang naghahanap siya ng hanap buhay para buhayin kami. E namatay na nga sa dahil sa kababayaan niyo eh. Leo! Leo! Halika na! Ilaoy lang ito sa wala natin kwenta ng ama! Arugante! Ama, pamuti ka. Hindi kita papatulan. Dahil sa lahat ng hirap na inabot namin dahil sa'yo! Arlene, you've made my last few years very happy. Thank you for being a good wife to me. I should be the one thanking you for all the love you have given. Promise me one thing. Yes. When I'm gone, I want you to be happy. Find your happiness.
find the kind of love you deserve, the kind I was never able to give to you. Okay. Bye. Here, take this. Thank you, man. Have a nice one. You too. Miguel? Anong ginagawa mo dito? Tulad ng ginagawa mo noon. Ano nang nangyari sa'yo? Akala ko ba, keep in touch? Naiiya kasi ako eh. Kay James. Wala na siya. Alam ko. Nabalitaan ko kay Robert. Sinabi niya, matagal na raw siyang hindi nag-therapy bago siya... Miguel? Bakit ka nandito? Ano sa tingin mo? Kasi... nami-miss ko yung mga tinda mong hotdog eh. Binalikan kita. Umaasa ako ngayon na baka naman pwede mo na ako mahalin. Noon pa naman, Miguel, mahal na kita eh. Magkita kami ulit ni Arlene, ay tama na ang pagkakataon. Pagkaraan ng babang luksa niya kay James, ay nagpakasalagad kami. Ngayon ay dalawa na ang aming anak at may maliit na negosyo sa San Francisco. Involved kami sa isang grupo dito sa Amerika na tumutulong sa mga immigrants. Hindi ko akalain na sa dinaanan kong paghihirap, makakarating ako sa ganitong estado sa buhay. Malaking pasasalamat ko sa Diyos at kay Arlene na malaki ang itinulong sa akin. Lubos na gumagalang, Miguel.